Sino ba ang magmamanage or mag-a-administer kay Mark sa conjugal properties ng mga asawa? Si lalaki po ba o si babae? Sabi ng batas, both the husband and the wife enjoys the management and administration of the conjugal property. Both yan. Mm. But in case of disagreement, hindi sila nakasundo, the decision of the husband will prevail. But the wife may go to the court for relief within 5 years. So yun ang sabi ng batas. Ibig sabihin, bakit ang husband? Kasi the husband still, under the law, he is the leader of the family. He is the real speaker of the house. But may minsan dyan, may mga under the saya. So ang babae minsan, speaker of the house. But under the law, sa management, sa conjugal property, the husband ang tinatawag na, ang decision niya ang mag-prevail kung conflict yung decision ni husband at saka ni wife. But si wife can go to the court within 5 years to ask for relief para mabago yung desisyon ni lalaki. Aba, kung ano, usayo na lang sa balay. Usayo na lang sa balay. So, kailangan, walang leader-leader just pamilya. Dapat equal si babae at saka ni lalaki. Pero mas marami, Kuya Mark, dominant ang babae. Ano? Yun talaga, ang real... Ako'y bayan! Commander-in-chief of the house, commander-in-chief of the armed forces, or the speaker of the house, babae, boss of the time. Di ba? Ang tinood nga boss ng mga general, Kuya Mark, ilang asawa. So, isa ba ng chief of staff? Asawa kaya po ng boss. Commander-in-chief. The real. The real commander-in-chief. Atay-tay.